Nagtipon-tipon ang libo-libong Israeli anti-government protesters sa Tel Aviv at ibang bahagi ng bansa upang manawagan sa gobyerno na makipagkasundo na palayain ang dose-dose ng mga bihag na hawak ng grupong Hamas sa Gaza at magdaos ng maagang halalan. Nagwelga ang mga nagprotesta at may mga hawak na slogan na nagpapahayag ng galit sa gobyerno ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa kawalan nito ng kakayahan na matiyak ang pagpapalaya sa mga bihag pagkatapos ng 6 na buwang labanan. Naiulat ang mga eksena ng mga komprotasyon sa pagitan ng mga security forces at mga nagprotesta sa Tel Aviv, kung saan nagsimula ang ilang sunog ang mga rallyista bago ito mabilis na inapula ng mga pulis. Ang mga organizer ng protesta ay nagsabi na ang mga rally ay naganap sa humigit kumulang 50 iba pang mga lokasyon sa buong bansa bilang karagdagan sa Tel Aviv. Naging isang regular na pangyayari sa Tel Aviv ang ganitong mga protesta at iba pang bahagi ng bansa mula noong mga unang buwan ng digmaan na nagsimula noong October 7. Ang pinakabagong mga protesta ay nagsimula habang ang mga negosasyon sa ceasefire na kinabibilangan ng mga talakayan tungkol sa pagpapalaya ng mga bihag ay nakatakdang maganap sa Cairo. Ang mga pag-uusap ay pinamagitanan ng Qatar, Egypt at Estados Unidos. Nagdeklara ng digmaan ng Israel sa Gaza matapos magsagawa ng deadly attack ang Hamas noong October 7 na kinamatay ng humigit kumulang 1,200 katao at biniyag ang higit sa 200 iba pa. Mahigit 100 na ang pinalaya mula noon, ngunit ang iba pa ay nananatiling bihag sa Gaza. Inilunsad ni Netanyahu na walang humpay na digmaan ng Israel sa Gaza pagkatapos ng pag-atake ng Hamas. Samantala, sa nakalipas na 6 na buwan, hindi baba sa 33,137 Palestinians ang napatay at 75,815 ang nasugatan sa mga pag-atake ng Israel sa Strip, na may niulat at gutom sa hilagang bahagi ng bansa dahil sa kakulangan ng international na akses sa tulong. Val Onya, humahataw sa balita ngayon!